mga leaders nyo, para hindi lang kayo yung natututo, pati yung mga leaders nyo, isend nyo na sa kanila, sa bawat chat room. Okay, bibigyan ko kayo ng isang segundo para makapag-send ng ano, ng link ng mga ano nyo, prospect. Wala na tayong Zoom, di ba? Sir, wala nang Zoom. Okay, yung link na lang ng fan page, isend nyo na. Okay. Nasend na. Sino dito yung first time? First time talaga, first time makapasok. Okay. So alam niyo na po ba yung traditional clapping natin? Ha? Hindi pa? Okay. Pag sinabi kong 1 billion, dapat at saka ano, may kasamang who. Ibig sabihin ng who, ano ibig sabihin ng who? Alright, yung iba hindi sumasagot. Mga tao po kayo ha, pwede po kayong magsalita. Mga apps, dito na po tayo sa harap. Dito na po para hindi na po kayo ma-distract, para hindi tayo ano, para hindi po kayo maistorbo mamaya. Mayroon pang isang dump truck na parating diyan sa ano, ilalaglaglag diyan sa ano, pure gold. Okay. So, anyway, alam niyo na ba yung atinan niyo ngayon? Alam na. Sinong alam na? Okay, so palakpakan niyo yung sarili niyo kasi hindi kayo mga ano. So, anyway, itong training na to, ito lang naman yung kitaan. Tama? So, okay lang ba? Batiin muna natin yung mga ano natin, mga business partner natin, local at international. Good morning po sa inyong lahat. And paki-send, paki-spread out po yung link ng ano natin ng YouTube channel tsaka fan page para ma-update yung mga leaders niyo. Okay, so di ko na patatagalin. Ang speaker natin ngayon, ito lang naman yung isa sa training team or marketing team ng ating company. Tama? So, ito lang din yung ipapadala sa buong Pilipinas. Kaya yung mga leaders nyo, hindi nyo na kailangan i-training or puntahan. Ito na yung bumababa sa mga or sa iba't ibang bansa. Pag ito ba yung nagsasalita, pinapakinggan? Yes! Okay, so house rules muna tayo. Okay lang po ba? Bago ko siya papuntahin rito, paki-silent yung mga cellphone. Wala mo nang ano, wala mo nang magsi-cellphone. Okay lang ba para hindi tayo makadistract? Okay. Tapos, yung katabi mo, pakingitian. Ngiti-ngiti naman. Yung iba, parang ano, parang laki ng problema eh. Di ba? So, wag mong isipin, wala ka pang pay-in, anong oras or anong date na. Mamaya, after nito, may 7 heads ka. Okay ba yun? Okay. Pangalawang house rules. Okay lang ba, wag mo nang kausapin yung katabi mo? Kasi pag walang natutunan yan, ikaw yung may kasalanan. Pag hindi yan nakapag-close deal ng 7 heads, yari ka. Okay ba yun? Tapos lahat po ba nakapag-CR na? Okay lang ba yung pangatlong house rules natin, wala nang patayo-tayo? Tama? Kasi baka mamaya paglingon or pagtalikod ng speaker, wala nang tao. Okay lang ba? Ganito pa rin karami hanggang matapos? Okay. Pang-apat na house rules. Okay lang ba pag may kunting tanong, may kunting sagot yung speaker natin? Yes. Okay, para may ano kayo, may cooperation sa isa't isa. Okay ba 'yon? Yes. Okay, so di ko na patatagalin. Ito lang naman yung training team ng ating company. Pinapadala sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya tulungan niyo ako i-welcome 1 billion. Ulit, 1 billion, 2 billion, 3 billion. Magsitayuan tayo at bigyan natin ng bilyong-bilyong palakpak para kay Sir Louie Aldas Jr. Okay, palakpakan natin si Sir Montaser. Tanong, pogi ba yung nagtiyap sa akin? Hindi niya marinig. Pogi ba yung nagtiyap sa akin? Yes! Ay, lumabas na siya. Anyway guys, sino po yung mga first time?
umattend? Ayun, first time. Marami akong nakikita ang mga naka-orange. Kilala ko kayo. Ba't kayo nandito? Alright, so anyway guys, sa mga hindi po nakakilala sa akin, pangalan ko po is Louie. Dati po akong estudyante. Now, sino yung first time again? Yung first time? Umattend ng IBB? Ayan, yung mga first time, parang tingin ko parang 100 times na umattend eh. Okay. So, may marami tayong mga vacant seat. May mga naka-reserve ba yan? Okay. Pati ba naman sa upuan, may naka-reserve. Mamaya, pag-uwi nyo. Okay, anyway, sa mga hindi po nakakilala, pangalan ko is Louie. And, nag-start lang din ako kagaya nyo na umattend sa mga trainings, no? Alos everyday, inatinan yung mga trainings natin. And yung kagandahan sa negosyo natin, ito, yung Elevate Business Presentation, ito yung isa sa nakatulong sa akin. No, bakit lumaki yung network ko? And sa mga nandyan ngayon, sa mga nanonood sa live, sa Zoom, may Zoom, wala ng Zoom, sa live pala, sa Facebook, sa YouTube, nandito yung camera natin. Okay? So may mga nanonood sa atin sa iba't ibang bansa. Kaya pa kailangan lahat ng mga nandito ngayon naka-smile. No? Kasi kitang-kita po kayo sa mga leaders natin na mga nasa Saudi, Kuwait. Kitang-kita po kayo ngayon. Kaya kung ngayon nandiyan ka ngayon sa training tapos pa nilalabanan mo yung may mga ganun ba? May kanya-kanya tayong laban, tama ba? Yeah. Minsan pag nasa training may laban din yung katabi mo eh. Alam mo yung papikit na pero lumalaban pa rin eh. Guys, kailangan buhay na buhay yung diwa nyo ngayon. Okay lang ba yun? Yes! Okay, so alam ko sa mga nandito ngayon, siguro ilang beses na kayong umatin ng EBP, tama? Ilang beses na kayong umatin ng trainings natin, siguro kabisado nyo na to. Pero ang kagandahan, tama yung ginagawa nyo kasi paulit-ulit nyo siyang inaatinan. Kaya next time siguro makikita mo na yung sarili mo na ikaw na yung nagtotok. Yes! Gusto nyo ba yan? Yes. Alright, so anyway, sa mga hindi pa po members, yung pag-uusapan natin dito is, ang pag-uusapan natin is health and wealth. Okay? So, next, ayan. Okay? Lahat ng mga first time, welcome sa ating company, which is yung Dow Elevate. Okay lang ba? Palakpakan natin. Okay? So, Dow Elevate is a dynamic marketing company on a mission to help people reach new levels of financial freedom and well-being through our premium products and business opportunity. So, dito guys, sa totoo lang, nag-start po ako, walang kaalam-alam sa ganitong negosyo rin. Siguro may mga nakaupo ngayon dyan na first time mo, hindi mo alam kung bakit ka nandyan, hindi mo alam bakit ka nakaupo dyan. Actually, nung nag-start po ako, first time ko maten, ganun na ganun din po ako. Kasi imagine, nasa galing po ako ng probinsya, Bacolod, sino yung mga Ilonggo? Yan. Sino yung mga Bisaya? Yan. Yung Ilonggo tsaka Bisaya, magkakamukha, no? Yung sino, Tagalog. Yan. Sino yung mga Bicolano? Muslim. Hey. Yo, naging English yung Muslim ah. Hey. Happy birthday. Okay. Muslim, ano pa? Ilocano. Ayan. Oh, si Pars Catalina. Sa ano pa? Ano pa yung nandito? Okay. So, ayan guys. Galing po ako ng Bacolod. Sa province namin and pinapunta ako ng kapatid ko dito sa Maynila. And sabi niya sa akin, mag-aaral daw ako. Sabi niya, bago ka mag-aaral, Louie, umupo ka muna sa seminar room. Tingnan mo, intindihin mo yung i-explain doon. So nakaupo ako doon. Kung anong i-explain ko sa inyo ngayon, yun po yung nakita ko way back 8 years ago. Okay? So 8 taon na po ako sa ganitong negosyo. So nag-start ako 16 plus 8, alam nyo na yung edad ko ngayon. Okay? 19. Okay? So, 19 years old na po ako ngayon and yung kagandahan dahil sa negosyo na to, sobrang laking tulong na rin kasi nakabili tayo ng first car, nakapunta tayo sa iba't ibang bansa and syempre, na-hit na rin natin yung mga intensive incentives ng mga company. Okay na, pinapalakpakan yan. And alam ko, darating din naman yung time, no?
Kung ikaw ngayon nandiyan, nakaupo, nakikinig, darating yung time, yung kwento mo naman, yung maririnig namin. Tama ba yan? Okay, so, ang company natin is Dow Elevate. Okay, yung Dow Elevate, dito po, ang nakikita namin dito, sobrang daming matutulungan ito ng ating company. Kasi imagine, ilang months pa lang po tayo, sobrang dami na po nating mga leader resellers na kumikita. Tama ba? Sobrang dami na nating mga resellers, lalo na mga OFW. Diba kagaya ni partner, ano? Anong pangalan mo, Parts? Maria. Si Parts Maria umuwi. Nagkaroon nga ng cheque, diba? Okay. Palapakan natin si Parts Maria. Yan. Kaway-kaway, Parts. Ito, si Parts Maria. Saan bansa ka, Parts? KSA. Okay, from KSA. Baka may mga nanonood po dyan sa KSA. So, ito si Parts Maria, isa sa katunayan na meron kumikita sa company natin. Okay, lang ba palapakan natin si Parts Maria? Okay? So, okay lang ba guys? Palapakan natin yung ating CEO, Engineer Robert T. De La Vina. Ayan. And syempre, our mission, okay, to help people achieve their goals in life using the principles of Dao, Kaizen, and process-oriented approach. Okay. So, pag-usapan natin yung Kaizen. Baka meron dito, hindi pa alam yung Kaizen, tama? Ang Kaizen, ito yung ongoing improvement. Kasi dito sa negosyo natin, guys, hindi mo kaagad na sobrang galing mo na. Sa negosyo natin, sa business natin, hindi mo kailangan na background mo professional, hindi mo kailangan na sobrang dapat mataas yung grades mo, magaling ka dati sa school, magaling ka sa ginagawa mo. Kasi dito, wala po tayong discrimination. Tama? Kasi kahit ikaw ay high school graduation lang, elementary graduation lang, di ba, nakapag-college ka or professional ka, actually, pwede ka dito. Kasi dito, ipapractice natin yung principle ng Kaizen. Yung Kaizen, ongoing improvement. Sa una, pwedeng hindi ka magaling. Tama. Sa una, pwedeng hindi mo pa namamaster yung ginagawa mo. Pero dito, dahil sa mga trainings natin, dahil sa mga trainers din, dahil sa mga sistema na ginagawa ng kanya-kanyang mga team, dito ka mas lalong mag-grow. Dito ka mas lalong gagaling sa ginagawa mo. Okay? Kagaya namin, kagaya ko. High school student la po yung natapos ko. Hindi po ako nakapag-college. Maraming mga nakasabayan ko na hindi rin nakapag-college. And yung kagandahan sa negosyo natin, imagine, maraming mga naging successful na elementary level lang. Tama. Ang point ko ganito, kung nakaya nila, kung nakaya namin, kung ikaw nakapag-college ka, alam ko kayang-kaya mo rin. Tama ba? Ang i-apply lang natin is yung Kaizen, ongoing improvement. Kailangan nag-i-improve ka everyday. Tama ba? Kailangan nag-i-improve ka. Next is yung process-oriented. So dito may proseso kang pagdadaanan. And sa proseso na yon, doon ka pa mas lalong mag-grow. Doon ka pa mas lalong magmamature sa pag-network. Kasi dito guys, hindi po yung magtuturo sa inyo, nabasa lang sa libro. Ang magtuturo sa inyo ngayon dito, yung mga successful na, yung na-experience talaga, kung ano yung mga tinuturo sa inyo. Tama. Experience is the best teacher. Tama ba? Mas maraming alam yung mga taong maraming experience. Okay ba yan? Okay. So, our vision, we envision that in every country in the world, Dao Elevate has empowered a citizen to become a self-made millionaire. So, dito guys, hindi lang yung market natin, Pilipinas. Kasi bakit? Yung generation ngayon or yung ginagawa natin, pansinin mo, halos lahat nasa online. Tama ba? And yung kagandahan dun sa ginagawa natin, nasa online world na rin po tayo. Ang kagandahan, pwede mo rin pag-aralan para ma-market mo rin yung hindi lang mga nasa Pilipinas. Ang pwede nating i-market dito, iba't ibang bansa. Tama ba? Kagaya ni partner, ano nga ulit pangalan mo, Parts? Maria. Si Parts Maria nasa KSA, pero ngayon nandito na siya. Dahil po yan sa online na ginagawa natin. Nagets? And marami pa po ditong mga OFW, si Parts Catalino. Marami pa ditong mga OFW na nagsimula lang din sila sa online. Alam nyo guys, sobrang swerte natin. Kasi lahat ng mga hindi natin kayang gawin dati nung wala pang online, ngayon kayang-kaya na natin gawin. Kasi ako, masasabi ko sa sarili ko, kung wala sigurong online, siguro wala ako ngayon dito eh. Tama.
Maraming nag-Facebook, maraming nag-online sa labas, pero hindi nila alam to. Tama ba? Ang swerte mo kasi nandito ka sa Dow Elevate at isa na yun sa ginagawa mo. Okay? Next. Okay, company legalities. Okay, meron tayong SEC or Securities and Exchange Commission. Pagka wala ka nito, walang company ng ganito, sure bull yan. San punta? Kulong. Okay, so FDA, kailangan meron din dito yung mga products. So good news kasi lahat ng products natin approved by FDA. Okay? And syempre sa mga kapatid, kaibigan nating mga Muslim, no? Lahat ng products natin and soon yung company natin is magiging halal na rin po. Kaya palakpakan niyo yan. Okay? And syempre kailangan approve or merong BIR yung company. So good news kasi yung Dow Elevate kompleto Ricados, wala kang dapat ipag-alala, sobrang legit, legal po tayo, 101%. All right? Okay, let's talk about health. Okay, scientists said that numbers of cells in the human body is around 30 trillion. Okay? 30 trillion. Kung gaano karami, marami ba yung 1 million? Kung marami yung 1 million, sobrang dami ng trillion. Ibig sabihin guys, yung ating katawan, always remember, a healthy body starts with the healthy cells. Okay? Ibig sabihin, kung healthy yung body mo, kung healthy yung cells mo, healthy din yung body mo. So magpo-focus tayo dito sa cells. Okay? So the reason why we get sick, it is because of the free radicals that is destroying the good cells in our body. Okay, sino dito gusto ng libre? Okay, so merong tinatawag na free radicals. And yung free radicals guys, ito yung libre na hindi natin maiiwasan. Tama, hindi natin maiiwasan to. Ito yung sumisira sa good cells ng katawan, kaya tayo nagkakasakit. Okay, so parang ganito, ito yung healthy cells. Ayan, parang itlog bro. Okay, so ito yung mga free radicals na umatake, no? Okay, and alright, next. Okay, saan natin nakukuha yung mga free radicals? Okay, ito sa mga first time na hindi pa naka-attend. Okay, number one, unhealthy foods. Okay, so sino dito yung kumakain ng mga healthy na mga pagkain? Taas yung kamay. Halos ko konti. Sino dito yung kumakain ng hindi healthy? Taas yung kamay. Oh my goodness. Kokonti lang yung tumataas ng kamay. Yung iba, kumakain ho ba kayo? Sino dito yung hindi kumakain, taas yung kamay? Sino yung walang pakialam, taas yung kamay? Okay? So guys, yung unhealthy foods, hindi natin maiwasan to. Tama? Kasi bakit? Nandun pa lang tayo sa stage na minsan, dumarating tayo sa point na wala kang choice. Kung anong nasa harap mo, yun na lang yung kakainin mo. Tama? Tama ba? Ibig sabihin, hindi natin maiiwasan to. Masarap yung mga unhealthy foods. Tama. Sobrang sarap, nakaka-addict. Sarap ulit-ulitin. Kaso nga lang minsan, hindi natin napapansin, doon po nanggagaling yung mga free radicals. Okay? So, hindi natin maiwasan to, yung mga unhealthy foods, no? Yung tipong binanatan mo ng prito sa umaga, pagka tanghali, pinrito mo ulit, brother. Nung gabi, nagutom ka, pinrito mo ulit. Triple kill yung tawag doon. Okay? So, kailangan maging aware tayo, no? Na yung ganito, hindi na natin maiiwasan to. Tama, nandyan na yan. Air pollution. Okay, tanong. Maiiwasan ba natin to? Yun yung sinasabi ko kanina guys na yung free radicals kadalasan hindi natin naiiwasan. Tama? Hindi natin namamalayan na pumapasok na lang siya ng kusa. Ngayon yung air pollution lalo na sa lugar natin dito sa Metro Manila. Tama ba? Paglabas mo dyan sa labas, alam mo yung tipong traffic na nga, ang lupit pa ng air pollution. Tama ba? Alam mo yung tipong galing ka ng hub? Sino yung sumasakay ng jeep? Galing ka ng hub, papunta ka dito. Alam mo yung fresh na fresh na fresh ka bago umalis? Talagang gandang-ganda ka sa sarili mo. Poging-pugi ka sa sarili mo. Pagdating mo dito, iba na eh.
Iba na yung amoy. Di ba? Bakit ganun? Kasi dahil po yun sa air pollution. No? And syempre, hindi naman pwedeng piliin mo kung anong nalalanghap mong hangin. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Kung ano lang yung nalalanghap mo, yun na yun eh. So, yung air pollution, hindi na natin maiiwasan to. Diyan din po nanggagaling yung mga free radicals. Okay? So, number three is yung radiation. Ayan, radiation. Sino dito yung nagsiselfone? Taas yung kamay. Okay. So, sa mga nagsiselfone, matik na yun, no? Lalo na yung mga may ka-sleep together. Ayan, mas malala po yung radiation nila. Kasi unang-una, habang natutulog ka, relax yung mind mo niyan eh. Mas mabilis makapenetrate yung mga radiation. Eh, nakasaksak pa yung headset mo. Tama? Yung earphones mo. Habang kausap yung my loves mo. Eh, yung my loves mo, tulog na rin. Di ba? So, hindi mo na mamalayan. Pansinin mo, pagkagising mo, ang sakit-sakit ng ulo mo. Parang bad trip ka. Wala ka sa mood. Wala kang ganang gumising. Wala kang ganang bumangon. Tama? Kasi dahil po yun sa radiation. Pagkaharap mo computer mo, di ba? Nakaupo ka sa computer mo. Minsan, hindi ko alam yung iba eh. Talaga nandito yung screen. Talagang nilalapit pa talaga eh. Di ba? So, hindi na natin naiiwasan yung radiation. Lalo na sa ginagawa natin sa online. Tama? Hindi naman pwede nandito ka, nandun yung computer mo. Nagpo-prospecting ka kasi ayaw mo ng radiation. Hindi naman pwede yon. Kung anong ginagawa mo ngayon, matik yan. Talagang babanatan ka ng radiation. So, ibig sabihin, ang free radicals na galing sa radiation, hindi na rin natin naiiwasan. Tama? Yung pag-picture mo lang, may radiation na yan. O, di ba? Kaya, ito, hindi na natin naiiwasan to. No? Bad habits. Lalo na to. Pwedeng iwasan. Pero, pag broken-hearted ka, masarap gawin to. No? Bad habits. O, sino dito yung manginginom? Dati. Alam mo sa probinsya, no? Sa probinsya, sanay na sanay tayong uminom. Kasi bakit? Yun yung masarap matulog, masarap magpahinga pag may tama ka. Tama ba? Alam na alam yan ang manginginom, yung mga nandito ngayon. Diba? So, ito parang nagiging ano na lang to eh. Parang nagiging normal na ginagawa na lang ng Pinoy. Tama? Pero hindi natin napapansin ang daming free radicals ho dyan. Sigarilyo. Sino yung mga nanigarilyo? Huwag kayong mahiya. Taas yung kamay. Sa mga nanigarilyo, no, alam natin, isa sa pinakamahirap tanggalin is yung nakasanayan. Tama. Marami tayong nakasanayan na mahirap tanggalin. Lalo na kung ginagawa mo na ng mahabang panahon, tapos natanggalin mo, medyo mahirapan ka eh. Tama ba? So yung paninigarilyo, parang hirap ka ng tanggalin. Lalo na pagka tinanggal mo yan, binsan biglaan, yung mga nangyayari sa iba, nagkakasakit. Tama ba? So, ang sigarilyo sa kanila, hindi na po yan bisyo. Ang sigarilyo sa kanila, sa nagiging vitamins na yan. Kasi imagine mo, pag itigil nila, magkakasakit sila. Pero pag itutuloy nila, wala ho silang sakit. Di ba? Kaya, hindi rin natin masisisi. Pero kayang itigil. Tama? Joke lang po yun, ha? Baka sabihin, vitamins pala talaga yun. Okay? Kasama pala yun sa product ng ano. So, kayang itigil yun. Tama ba? Kasi marami din naman akong kakilala eh, na naitigil din naman nila, na-stop din naman nila. No? Kaya, mas maganda, itigil mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo na. Okay. So guys, sa bad habits, dyan din po nanggagaling yung free radicals. Okay? So ngayon, paano natin malabanan ang free radicals? Okay? So, antioxidants fight free radicals. Okay? Antioxidants help by donating free electrons and preventing cell damage. So guys, ito, yung antioxidants, ito yung makakatulong sa atin para labanan yung mga radicals, okay? Yung mga free radicals. Okay, ngayon, fruit and vegetable are part of a healthy, balanced diet and can help you stay healthy. It's important that you eat enough of them.
Okay, sinasabi dito guys, kailangan nakakakain ka ng sapat na prutas at vegetables. Tanong, sino dito yung araw-araw kumakain ng prutas? Wala. Sino dito araw-araw kumakain ng vegetables? Wala. Sino dito araw-araw kumakain lang siya? Okay. Evidence shows there are significant health benefits to getting at least 5 portions of variety of fruit and vegetable every day. So sinasabi dito guys, kailangan 5 prutas at 5 gulay araw-araw, buo. Hindi po pwede yung ano, pakbet, chapsuy. Hindi po yan buo. Tama? Hindi rin po pwede yung ano, fruit salad. Wala ka pong makikitang buong mansana sa fruit salad. Ano yung kumakain ka ng fruit salad? Nanghihiwa ka pa. So, hindi po yan buo. Ngayon, sinasabi po dito, para makatanggap tayo ng sapat no, na nutrients, kailangan natin ng 5 prutas at 5 gulay. Okay? In short, hindi natin to nagagawa. Tama ba? Ibig sabihin, hindi tayo nagkakaroon ng sapat na nutrients para labanan yung free radicals. Kaya minsan, yung Pinoy, kadalasan, kahit edad 40, mukhang 41. Para hindi masakit. Parang 40 pa lang, pero mukhang 60 na. Tama? 50 na. Kasi bakit? Nanggagaling po yun sa free radicals. Okay? Mas pinapabilis niya po yung aging ng skin natin. Pero pag meron tayong sapat na nutrients, no? May sapat tayong prutas at gulay, minsan pansinin mo, yung edad 50, parang edad 40 lang. May mga ganun ba? So, baka nagagawa nila to. Okay? Tingnan mo ngayon yung katabi mo. Nagagawa niya ba? Okay. Alright? So, okay? A food supplement, also known as dietary supplement or nutritional supplement, is a preparation intended to provide nutrients that are missing or are not consumed in a sufficient quantity in a person's diet. So, kailangan natin ng food supplement. Pakisabi po, food supplement. Ito yung kailangan natin na sa isang take mo lang, yung sinabi kanina na 5 prutas at 5 gulay, makukonsume na po ng katawan mo. Okay? Kaya palakpakan mo yan. Alright? So, our premium products, no? Okay? So, our premium products, ito na yung mga products natin. Okay? So, pakibasa po. Ayan. Ang tanong, siguro lahat kayo alam nyo na yung Grace Coffee natin. Ang tanong, na-try nyo na ba si Grace? Yes. Ang tanong, masarap ba si Grace? Yes. Okay, so yung Grace natin guys, highly nutritious, loaded with antioxidants, promote a healthy immune system. Okay, so nagpo-promote din to na maging healthy yung immune system natin. Kasi bakit? Pag healthy yung immune system mo, sure ako, healthy ka rin. Tama? Mabilis kang gagaling sa mga simpleng sakit. May kilala ba kayong pag nilagnat isang buwan? May mga ganun ba kayong kilala? Meron naman kayong kilala pag nilagnat, oras lang, isang araw lang. Kasi bakit? Malakas yung immune system nila. Okay? And help in weight management, help enhance energy levels. Okay? So makakatulong din to para mas maging energetic yung katabi mo. Kasi kanina pa ako nagsasalita, yung iba talaga, meron isa. Nakaganyan lang siya. Walang reaksyon, wala, may mga tumatawa, may pumapalakpak siya, wala talaga. Hindi pa rin po siya gumagalaw. Okay, so kailangan niya po ito, yung ating Grace Coffee. Okay, hindi pa rin po gumagalaw. Mamaya, baka gumalaw sa ibang products natin. Okay. Help lower blood sugar and cholesterol. Okay? So, tanong, maganda ba yung Grace natin? Yes! Ang tanong, yung Grace ba natin, natikman nyo na? Yes! Okay. So, hindi pa rin po siya gumalaw. Okay. Sige, itry natin sa ibang product. Alright? Pakibasa po yung next product natin. Alright. So, yung Sip to Fit naman natin, ito naman po ay nakafocus sa slimming. Okay, naka-focus to para mas maging slim. Tingnan mo yung ganun ka.
Ang tanong, kailangan mo na ba to? Yes! Okay, sabi ng isa. Wala ap eh. Okay, so, yung slimming coffee natin or yung sip to fit natin promotes metabolism. Okay, sa mga hirap dito sa metabolism nila, no? Ito yung sip to fit kailangan mo. Reduces fat content in the blood and oil absorption. Okay, regulates bowel movement. Mas nakakatulong to. Kaya minsan, pansinin mo, sino nakapag-try ng sip to fit? Ayan. Yung iba, ganun lang. Siguro kalahating baso lang yung nakain niya. Ah, nakain niya. Nainom niya. Okay? So, yung ating sip to fit, no, makakatulong to sa bowel movement mo. May kakilala ba kayong pag umutot ang baho? May mga kilala ba kayong ganon? Pagka meron, kasi alam mo yung tipong isang ganun lang, damay yung buong nasa bahay, kailangan niya na ng sip to fit. Baka minsan, once a week lang yan. Yan. Baka sa mga kumakain, pag-usapan natin to, baka once a week lang yan, dumudumi. Tama? Three times. Alam mo yung every three days, once lang siya dumudumi. So, pagka ganun na po, kailangan niya na po ito yung sip to fit natin. Kasi guys, kailangan yung bowel movement ng katawan natin, yung body natin, kailangan ano, regular. Kailangan tama. Kasi pagka ikaw, dumudumi ka ng once a week lang, ano yan? Ginto na iniipon mo dyan? Okay? Itaas yung kamay nyo. Lahat mag-participate. Taas yung kamay. Kanang kamay. Kanan. Sabi ng isa, saan yung kanan? Dito, kanan. Okay? Iganon mo. Yan. Nakita mo tong dulo? Hindi, huwag mong ganunin. Sabi ko, nakikita mo ba to? Sabi ng iba. Okay, ito, nakikita mo. Yan. Tapos dito, sa siko. Ayan. Ganyan kahaba, dapat araw-araw yung nilalabas mo. Totoo yun. Para maging, para healthy ka or malaman mong healthy ka, maganda yung bowel movement mo, kailangan ganun kahaba. O, yung sabi, ah, alam nyo, after ko magsabi, yung isa na tulala, siguro naalala niya na yung nilabas niya kanina. Parang kukunti yung nilabas ko ha. Parang hindi naman yung ganito kahaba yun ha. So, hindi ka healthy pag gaganon. So, mamaya, pwede nyo sukatin pag gawin nyo para at least hindi nyo na kailangan. Okay? So, kailangan ganon guys, no? Kidding aside, kailangan ganon po yung nilalabas natin. Hindi po, hindi puro kapasok, wala kang labas. Tama? Alam mo yung lakas mong trrrr, pero walang lumalabas. So, kailangan may lumalabas. So, maganda po yung sip to fit natin para sa bowel movement ng body natin. Okay na ba yun? Okay. Suppresses appetite and promotes satiety. Speed up weight loss. Okay? So, makakatulong din po ito. No? Sabi ko nga kanina, magpo-focus to sa slimming. Okay? So, dito sa Dow Elevate, ang goal kasi natin dito, maging successful na mas maging maganda yung katawan. Yes! Tama? Yes! Tingnan mo ulit yung nasa likod mo. Okay. Yung isa, sabi ko, tingnan lang yung sa likod, dilipat yung bag sa harap eh, nung nakita niya eh. Walang tiwala sa likod niya eh. Okay? So, help in stimulating smooth digestion, fights free radicals and toxins. Okay, so yung sip to fit natin, habang nagkakape ka, habang pinapawisan ka, merong war sa loob ng katawan mo, naglalaban yung antioxidant ng sip to fit at yung free radicals. Okay? So, meron din tayong contains glutathione for white and glowing skin. Ibig sabihin guys, mga brother, ang ating sip to fit, meron po siyang glutathione na pwede kang pumuti at pwedeng mag-glow yung skin mo. Okay? So, ibig sabihin, habang umiinom ka, habang napapawisan ka, habang nag-i-slim ka, makakatulong din to sa'yo para mas lalong gumanda yung skin mo. Okay? So, tingnan mo yung nasa kanan mo. Kailangan niya ba yan na mag-glow yung skin? Ano, grabe naman yung yes. Nakaka-hurt naman yun. Okay, so, sino nakapag-try ng sip to fit natin? Okay, so okay lang ba? Palapakan natin yung sip to fit natin.
And meron pa tayong bagong, medyo bago na pala. Okay? Lure Inspire Whitening Soap. Okay? Kakalunch lang natin nung nakaraang? Okay, September 14. Okay, so yung Lure Inspire natin prevents tanning with its anti-inflammatory effect. Okay, reduces wrinkles and improves skin elasticity. Helping to fade dark spots and discoloration. Kaya pansinin mo guys ha, tingnan mo yung skin natin minsan, di ba? Maputi dito, medyo brown dito, maitim dito, sunog dito. Di ba may mga ganon? So makakatulong yung ating Lure Inspire para mas maging pantay yung kulay ng skin natin. Okay, sino na yung naglulure inspire dito? Anong sabon nyo sa loob ng hub nyo? Okay. Naka-live tayo ha. May marinig dyan na ibang produkto ha. Ipapa-ano ko yan. Ano yung ginagamit natin sa loob ng bahay? Okay. Ang babait nyo naman. Okay. So, helps prevent sunburn and sun damage. So, ito guys, makakatulong din to sa'yo. Bago ka lumabas ng bahay, syempre may araw. Bago ka lumabas ng bahay, gumamit ka ng Lure Inspire. Tama? Para kahit arawan yung skin mo, hindi yan magkakaroon ng damage. Minsan ba napansin nyo, pag lumabas ka, naarawan ka, parang sakit. Tapos parang, ano ka, nangingitim. Tama? So itong ano natin, yung Lure Inspire natin, makakatulong to sa'yo para mas magkaroon ng shield yung skin natin. Okay? So, has some health benefits if you have dry skin on your face or frequent breakouts, no? So, ito, sa mga nagkakaroon din ng mga dry skin, alam yung dry skin? Di ba? Kasama ka na sa tuyong-tuyo. Di ba? Pati yung katabi mo, tuyong-tuyo na rin, no? Okay? So, ito guys, yung Lure Inspire natin, makakatulong to ito sa mga may dry skin. Okay? And frequent breakouts. Pansin nyo, may mga kakilala ba kayong ganun? Which is na nangyayari na, alam mo, minsan nag-usap-usap kasi yan sila. Uy, labas tayo. Diba sabay-sabay silang lumalabas? May mga ganun, lalo na sa mga girls. More on girls to na nangyayari, no? Lalo na pagka meron, no? Pagka meron sila, minsan lumalabas talaga, nagsasabay-sabay. So ito, makakatulong to sa inyo para kukunti lang yung lumabas. Okay? So, glutathione for white and glowing skin. And syempre, meron din tong glutathione para mas maging maputi, para mas maging glow yung skin natin. Okay? So, lahat ba resellers na? Yes. Lahat ba resellers na? Yes. Okay. So, yung sabon mo dapat na ginagamit na nakikita sa CR nyo is dapat Lure. Tama? Dapat yung kinakape mo na nakikita sa baso mo is dapat Grace at Sip to Pit. Tama? Be the products of your own product. Okay? Kailangan ito po yung nakikita, no? Kasi bakit? Sobrang ganda ng produkto natin. Tama? Sobrang ganda na pwede nating i-market sa iba't ibang bansa. Okay? Actually, yung ating Sip to Pit, guys, no, kanina, okay, balikan natin yung ating Sip to Pit, sabog na po ito or sikat na po ito sa Hong Kong. May mga leaders ba kayo sa Hong Kong? Guys, yung Sip to Pit natin, sobrang demand sa Hong Kong. Sobrang daming naghahanap nito. Kasi bakit? Pansin daw nila na sobrang ganda ng bowel movement nila. At the same time, gumaganda yung, ano, yung shape ng kanilang katawan. Okay? Sobrang dami po. Alos, siguro pag nagpapadala kami doon, alos mga box-box na rin. Alright? Kaya mag-i-market nyo rin to sa Hong Kong. Sobrang effective. Alright? Sino may mga leader sa Hong Kong ulit? Ayan. Okay? Alright, so, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Elevate in one. Increase energy, great for vision, flu prevention, high antioxidant strength, okay? Lower blood sugar, helps you improve digestion. Alright, asthma prevention, prevent urinary tract infections, help reduce cancer risk, rich in vitamins and minerals. Okay? So, sa lahat ng mga nandito ngayon, sino na nakapag-try ng Elevate in 1 natin? Ayan. So, sobrang ganda yun ng Elevate in 1 natin, guys. No? Ito yung Elevate in 1 natin, naka-focus din to sa detoxification. Okay?
Nagpo-focus to na malinis yung katawan natin. Importante po yun. Kailangan na mailinis mo yung katawan. Kaya minsan, pag nagtitake ako nito, talagang diretso din ako sa CR kaagad. No? Kasi bakit? Ito, nililinis niya po yung katawan. Pwede ka mag-take nito kahit dalawa sa umaga. Ang ginagawa ko, nagtitake ako nito dalawa sa umaga, isa sa gabi. Okay? So, ang ating elevate in one. Tanong, maganda ba yung elevate in one natin? Alright. So, palapakan natin yung ating elevate in one. Okay, next product. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Alright. So, yung 8 herbs natin na food supplement, powerful in antioxidant. Okay? So, yung 8 herbs natin, sobrang rich po ito sa antioxidant. So, ibig sabihin, makakatulong din talaga to para malabanan yung mga free radical sa ating katawan. Okay? Has anti-inflammatory properties, boost immune system. So, nakafocus din po ito para ma-boost yung immune system natin, para mas lumakas yung katawan natin. Okay? So, support blood sugar control, can help reduce high blood pressure. Ito talaga yung problema minsan ng mga Pinoy. Tama. Ang pagiging high blood. Tama ba? Kasi bakit? Pagka wala kang pera, high blood din ka talaga eh. Ngayon, yung ating 8 herbs, ito yung makakatulong sa'yo para yung bulsa mo magkaroon ng pera para hindi ka na ma-high blood. Okay? Kasi bakit? Yung product natin na 8 herbs is sobrang effective. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. High blood ba yan? Yes! Alright? So, can help reduce cholesterol levels, has antimicrobial properties, has anti-cancer properties, has anti-tumor properties. Guys, pansinin niyo yung 8 herbs natin, sobrang dami po niyang pwedeng matulungan. Tama. Anti-cancer, anti-tumor, anti-microbial. So, ibig sabihin guys, ito yung isa sa makakatulong sa atin para maiwasan natin yung mga ganito kalala na sakit. Tama ba? Can help alleviate arthritis. Boost brain derive neurotrophic factor. Okay? So, dito guys, makatulong din to sa brain natin. Lalo na minsan, yung katabi mo, wala na sa tamang hulog. May mga ganun ba kayong kasama sa hub? Wala na sa hulog, no? So, ito guys, patake nyo sila ng 8 herbs. Okay? So, maganda ba yung 8 herbs natin? Alright, pinapalakpakan yan. Okay? So, balikan natin yung 8 herbs. Yung 8 herbs natin, nakafocus naman to para ma-balance yung ating body. Okay? So, yung ating elevate in one, ito yung maglilinis. Okay? Ang next is yung ating 8 herbs, ito naman yung magbabalance ng mga organs para mas maging healthy yung body natin. Next, yung ating mangosteen herbal capsule. Okay? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Okay, yung mangosteen natin is highly nutritious. Actually, yung focus po ng ating mangosteen, para naman to sa nourishing ng ating katawan. Okay? Para mas magkaroon tayo ng itong 8 herbs, ito yung maglilinis yung ating 8, sorry. Yung elevate in one, ito yung maglilinis. Okay? Magde-detoxify. Ang ating 8 herbs naman, ito yung magbabalance ng ating body. Ang next, ito naman po yung magbibigay ng nutrients or mag-nourish sa ating katawan. Okay? So, yung laman naman po ng mangosteen natin, rich in powerful antioxidants. Okay? Promotes a healthy immune system. Helps maintain healthy skin. Okay? Makakatulong din po ito para mas maging healthy yung skin natin. Promote weight loss, anti-inflammatory properties, support blood sugar control. Okay? So, anti-cancer effect din po siya. So, yung mangosteen natin may also have a positive impact on your heart, brain, and digestive system. Okay? So, makakatulong din to sa heart mo. Sino yung may mga heart problem? Lab problem. Meron ba dito? Okay? So, ito po, makakatulong din po sa atin yung mangosteen. Sino nakapag-try ng mangosteen natin? Taas yung kamay. Ayan. So, okay lang ba palapakan natin yung ating mangosteen? Okay. So, yun po yung mga products natin. Tanong, maganda ba yung products natin? Yes! Effective ba yung products natin? Yes! Alright. So, pinapalakpakan yan. Okay.
So the good news in Thou Elevate, pakibasa po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Okay, pakibasa po ulit. 1, 2, 3, go. Galing ah. Okay? Sabay-sabaw ah. Alright, so the good news in Thou Elevate is that you are not just getting healthy by consuming our premium products. So dito, hindi ka lang magiging healthy sa mga produkto natin. You will also have a lifetime business that will help you achieve your dreams and change your life. Kasi dito guys, magpo-focus din tayo dito para mas mag-improve, hindi lang yung health mo, mag-improve din yung status mo financially. Tama ba? Sino dito gustong yumaman? Taas yung kamay. Ito guys ha, sa mga nandito ngayon, lalo na sa mga first time, kung gusto mong yumaman, sa pagtaas pa lang ng kamay, hindi mo magawa. Pagyaman pa kaya. Merong nakatingin sa'yo sa taas na nagbibigay ng blessing. Kung anong gusto mo, yun yung binibigay. Since mabait ako, ulitin ko yung tanong. Sino dito gustong yumaman? Taas yung kamay. Alright, so halos lahat. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin is yung ating marketing plan. Okay? So, dito sa Thou Elevate, kailangan mo ng quality products, company owner, marketing plan, para makuha mo yung success. And good news, sa company natin, kumpleto po yung tatlo na yan. Alright? And ngayon, tanong, sino na yung mga resellers natin? Taas yung kamay. Sino pa yung hindi pa po? Okay, baka may mga nakapasok na hindi pa. Okay, si sir. Alright, so dito guys, pag-usapan natin, paano ka kumita gamit yung Facebook mo? Paano ka kumita? Kahit nagtatrabaho ka, pwede ka kumita ng malaki. Tama? Kasi bakit? Alam ko sa lahat ng mga nandito ngayon, iba-iba yung pinanggalingan natin. Tama ba? Meron ba dito mga dating estudyante? Taas yung kamay. Dating empleyado? Taas yung kamay. Ayan. Dating negosyante? Dating tambay? Alright, so halos marami. Ako po, dati rin po akong estudyante. So ngayon, yung pag-uusapan natin is yung ating marketing plan. Okay? Para makapag-start ka sa company natin. Para makapagsimula ka at para maging reseller ka, kailangan mo lang po ng mag-avail ng ating package na worth 8,980. Okay? So yung 8,980, tanong, malaki o maliit? Malaki. Depende po. Kung may pera ka, pwedeng maliit. Pero pagka hindi mo kayang 8,980, pwedeng malaki sa'yo. Tama ba? So ngayon, yung 8,980, nakadepende kasi yan yung laki at yung liit niyan sa kapalit. Parang ganito, yung 8,980, anong pangalan mo, sir? Brian. Okay, si Sir Brian. Si Sir Brian naglabas ng 8,980. Ang kapalit sa kanya, ito, tubig. Tanong, yung 8,980, Sir Brian, malaki maliit? Malaki, tama. Tanongin kita ulit, Sir Brian. Naglabas si Sir Brian ng 8,980. Ang kapalit sa kanya is iPhone. Tanong, Sir Brian, ang 8,980, malaki, maliit? Maliit. So, ibig sabihin, guys, yung 8,980, nakadepende yung value niya sa kapalit. Tama. So, dito sa negosyo natin, sa Thou Elevate, pag-usapan natin yung kapalit ng 8,980. Okay, hindi ka pa member, Sir Brian? Okay. Mamaya pa lang, after nito. Okay. Alright. Palapakan natin si Sir Brian. Okay. So dito guys, sa 8,980. Okay. So yung potential income mo per day is nasa 24,000. Ibig sabihin, 8,980 yung capital, yung pinaka-potential na pwede mong kitain sa loob ng isang araw is 24,000. Ngayon, paano mangyayari yan? Alright. Ngayon, how to be part of Thou Elevate. Alright, so kailangan mo lang po, kailangan mo lang mag-avail ng 8,980. Ano yung nasa loob ng 8,980 sa package natin? Magkakameron ka ng up to 9,000 worth of products. Okay? So ibig sabihin, Sir Brian, dito pa lang sa worth of products, bawing-bawing-bawi mo na yung 8,980 mo. Kung gusto mong mabawi yung 8,980 mo, ang laman ng package na produkto, pwede mong ibenta. Tama.
Okay, number two, products discount up to 40%. Magkakaroon ka po ng lifetime discount sa lahat ng products natin. Okay? Number three, meron ka pong personal accident insurance na nagkakalaga ng 100,000. Tanong, yung insurance, importante ba sa tao? Lalo na sa panahon ngayon. Kasi bakit? Hindi natin alam kung kailan, kung saan, at kung papano. Tama. So dito, sa mga gusto, talagang mga sigurista, kung gusto nyong mabawi kagad yung 8980 nyo, wala kang ibang requirements. Pumikit ka lang, tumawid ka, pag nabundol ka, pang, meron kang 100,000. Okay, bawi muna kagad yung 8980. So dito, medyo wag na nating pag-usapan yan. Alright? Importante, insured ka pag member ka. Alright? Palapakan natin. And dito po, magkakaroon ka po ng free website. Okay? Or yung ating webpage, yung tinatawag natin na ETC. Okay? So yung sa ETC natin, meron po tayong username and meron po tayong password. Parang Facebook po siya. Ngayon, dun sa ETC na yun, dun mo makikita yung labas at pasok ng negosyo mo. Yung income, yung bumibili ng products, magkano yung kinita mo, no? Napaka-importante sa isang business na kailangan meron kang inventory. Tama. Kailangan na mo-monitor mo. So, ang kagandahan sa negosyo natin, kahit saan ka, basta nakakapag-online ka, may data ka, may wifi ka, mamomonitor mo na 24/7 yung business mo. And yung kagandahan dito, hindi lang yan sa Pilipinas, no? Lalo na sa mga kababayan namin na mga nasa ibang bansa, pwedeng-pwede mo rin tong gawin kasi bakit? Kahit nandiyan ka ngayon sa abroad, is mamomonitor mo rin po yung negosyo mo 24/7. Okay, maganda ba yon? Alright, marami pa po. So, meron pa po tayong free business tools and brochure. Kasama po yan sa loob ng package. And syempre, meron po tayong free training online and free training offline. So ngayon, sa free training online, dito po, sa online, okay, pag-usapan natin yung online. O, tanongin ko muna kayo, sino yung mga dating OFW na produkto ng online marketing? Taas yung kamay. Ayan, halos ang dami. Ulitin ko, hindi nagtaas lahat ng kamay. Sino dito yung mga dating OFW na produkto ng online system? Ayun. So yung kagandahan dito guys, no, sa ginagawa natin sa online, hindi lang natin na ma-market yung nasa Pilipinas. Pwede nating i-market sa iba't ibang bansa. Tanong, sino na dito may nabenta ng package na hindi taga Pinas, may nabentahan siya sa ibang bansa? Taas yung kamay. Kukunti. Ulitin ko, hindi lahat nagtaas ng kamay. Sino na dito ang nakapagbenta ng package sa ibang bansa? Taas yung kamay. Okay? Ayan. So, ang kagandahan dito sa online, libre rin po siya. Alright? And dito sa training natin, lahat ng natutunan ng mga resellers natin dito na nakaka-attend offline, matutunan din po ng mga leaders natin kahit hindi sila nakaka-attend ng personal. Yun yung kagandahan sa online. So isa rin po sa natulungan ng online system natin is yung mga OFW na nakapag-for good na. Tama? Actually, hindi lang mga OFW. Pati na rin yung mga nasa probinsya na hindi kayang pumunta dito. Okay? So dito, magkakaroon din tayo ng offline training. So ito na po yun, yung offline training natin. Alright? So hindi lang po EBP, marami pa po tayong mga training, Sir Brian. Alright? So magkakaroon ka rin po dito ng ATM card. Okay? So yung ATM card natin, either BDO or Union Bank. Alright? So sa Union Bank or sa BDO, ang kagandahan dito, daily payout po yung company natin. Kukonti lang po yung company na daily payout kasi yung iba po, weekly mo pa makukuha yung income mo. Yung iba, akinse, every month mo pa makukuha yung cheque mo. So dito sa negosyo natin, sa DAO Elevate, araw-araw, everyday yung payout natin. Okay? And syempre, meron tayong lifetime membership. Okay? Sa lifetime membership natin, once ka lang maglabas, lifetime mo nang mapapakinabangan. Importante ba yon? Yeah. Guys, sobrang ganda nito kasi bakit? Hindi mo na kailangan maglabas na maglabas na maglabas. Once na nakapaglabas ka na ng 8980, automatic lifetime mo nang mapapakinabangan yan. No quota. Tama, hindi mawawala yung account mo. Pag member ka na, automatic
Kahit next year ka pa makapagbenta ulit, okay lang. Hindi mawawala yung account mo. Ganon kaganda dito sa DAO Elevate. Alright? Next, ito yung pinakamaganda sa lahat. Inheritable business. No? Yung kagandahan dito, guys, ganito. Kung ikaw, reseller ka ngayon at nagsisipag ka, ginagawa mo yung best mo. Example natin, si brother, si Brian na lang. Sir Brian, okay? Pakitanggal nga bro. Ayan. Si Sir Brian, example, nag-join mamaya. Sir Brian. Tama ba spelling, sir? Okay. So, si Sir Brian, sumali. Example. Malay natin, maging totoo, Sir Brian, no? Example, sumali si Sir Brian. Si Sir Brian, pinag-aralan yung negosyo. Ginawa yung negosyo, sinipagan sa business. Ngayon, after five years, si Sir Brian kumikita ng 200,000 per month. Possible? Actually, yung 5 years at 200,000, medyo mababa pa to sa negosyo natin. Tama ba? So, pwedeng mangyari. Ngayon, after 5 years, ay hindi na lang pala si Sir Brian. Palitan natin to. Kobe na lang. Example, si Kobe. Humataw ng 5 years, kumita. 200,000 monthly yung kinikita. Gumanon si Kobe. Na-ink. Na-dedo. Ngayon, inheritable yung business natin. Ang 200,000, si Kobe merong dalawang anak, isang asawa. Yung 200,000 na to, kahit si Kobe, wala na siya sa mundong ibabaw, ang 200,000, yung makikinabang doon is yung pamilya niya, yung dalawang anak niya at yung asawa niya. Ganon kaganda yung business natin. Sa trabaho, sabihin natin, supervisor ka. Nanganak ka, pwede mo bang sabihin sa boss mo, boss, nanganak ako. Ang magpapalit sa akin sa posisyon ko, walang iba kundi anak ko. Pwede bang ganon sa trabaho? Hindi pwede. Sa negosyo natin, pwede mong ipamana kung ano yung pinaghirapan mo. Okay, palakpakan natin yan. Sino dito gusto maging ganito? Matagal pa po yun, oh. Matagal-tagal. Okay, so... Alright, so pag-usapan natin. Ang tanong, guys, dito, sa balik, sa benefits, tanong, 8980, sulit o sulit? Bawing-bawi ba? Yes. Ang tanong, yung 8980, malaki pa rin po ba? Yes. Sobrang liit na po ng 8980 sa kapalit na nilabas sa'yo. Okay? So next, pag-usapan natin yung kitaan. Okay? So meron tayong 5 ways to earn. Number 1, product retailing. Okay? Pag-usapan natin yung retailing. Sino yung mahilig magbenta? Sino mahilig bumili? Alam mo yung tumutunog lang yung ano mo, cellphone mo? Chapi! Ganun-ganun lang. Puro order ka eh, no? Wala kang benta, puro order ka eh. Sino yung mahilig magbenta? Taas yung kamay. Ayan, nagbibenta. So, mahilig mag-order? Taas yung kamay. Okay. So guys, dito, since discounted ka sa lahat ng products, pwede ka pong magbenta. Okay, example natin, yung retail profit natin is up to 40%. Suggested price ng mangustin is nasa 3,500. Okay, so mali to, ano na lang to, 8 herbs. Okay, so yung 8 herbs natin, 3,500, reseller's price is 2,100, profit po ay 1,400. Okay, so sa isang box ng 8 herbs, meron ka pong 1,400. Tanong, 1,400, pwede na ba yon? Yes! Imagine, isang box pa lang yun, 1,400. What if, i-times 10 natin, 10 box yung nabenta mo sa isang linggo. Ang pwede mong kitain,
yung total income mo sa retail is nasa 14,000 pesos. 14,000, malaki maliit? Malaki maliit? Alam nyo guys, sa sobrang ganda ng 8 terms natin, ang bilis lang po yun ibenta. Minsan, hindi ka lang nakakapagbenta kasi hindi mo ginagawa. Ganun lang naman kasimple yun. Yung isang bagay, pag araw-araw mong ginagawa, nagiging madali. Tama ba? Bakit hindi ka nakakapagbenta? Siguro, hindi mo ginagawa yung pagbebenta. Pero pag yan ginagawa mo araw-araw, sure bull ako, marami kang mabibentahan. At yung kagandahan, pag nakatry yung mga customers natin ng products natin, uulit-ulitin, babalikan at babalikan ho nila yan. Okay? So, kailangan mo lang. Kasi ako dati nung nag-start, hindi naman ako mahiling magbenta eh. Kaso nga lang, kung anong makakatulong sa pagyaman ko, pinag-aralan ko. Kung ikaw makakatulong sa pagyaman mo yung pagbebenta, bakit hindi mo pag-aralin? Lahat kayang pag-aralan. Tama ba? Yes. Naniwala ka ba na lahat kayang pag-aralan? Yes! Huwag ka lang mag-stick sa kung anong ginagawa mo, kung saan ka magaling. Kailangan mo rin pag-aralan yung ibang bagay na makakatulong sa'yo. So yung pagbebenta, makakatulong to sa'yo para mas mag-grow or mas mag-expand pa yung business mo. Alright? Next is yung... Okay, next is package retail bonus. Okay? So yung retail bonus natin is worth 1,000 pesos. Okay? So yung good news, yung retail bonus natin is unlimited. Okay? Unlimited po siya. Pwede kahit ilan. Pwede kahit magkano yung kitain mo sa 1,000 na yan. Okay? Example natin mamaya. Ang next natin is number 3 is yung dual group bonus. Okay? Every time na merong pumapasok na package o nabebenta ng package sa left mo, nabebenta ng package sa right mo, magkakaroon ka po ng 1,500 pesos. Okay? Ayan. Okay. Ito, pag-usapan natin. Ang kailangan mo lang po dito is dalawang tao lang. Okay? Dalawang tao lang na kailangan mo. Example natin. Okay, ito. Yung PRB, no? Yung retail bonus natin. Si Sir Brian... Okay, Sir Brian, nandiyan ka pa? Okay, si Sir Brian. Si Sir Brian, may kaibigan ka po ba, sir? Marami? Okay, maraming kaibigan si Sir Brian. Ngayon, sa negosyo natin, kailangan mo lang ng dalawang kaibigan. At kahit kaaway, kahit hindi mo kaibigan, pwede. Kahit hindi mo kakilala, pwede. Ngayon, ang kailangan mo lang, Sir Brian, dalawang kaibigan lang na sumali sa'yo or bumili ng package. Kailangan mo lang magbenta ng 8980 na package natin. Ngayon, Sir Brian, pag ikaw nakabenta ka ng isang package, nilagay ni Sir Brian sa left. Okay? Automatic, kikita ka Sir Brian ng 1,000 pesos. Ang tanong, saan papasok yung 1,000? Papasok po yon sa ETC or yung ating, okay, yung webpage natin. Okay? Doon po yun papasok, Sir Brian. So, ibig sabihin, kahit nasa trabaho si Sir Brian, pag nabili na yung package at na-encode na, automatic makikita ni Sir Brian sa ETC niya. Ngayon, paano ma-avail yung dual group bonus? Kailangan mo pa, Sir Brian, ng isa pa. Okay? So, ngayon, example, si Mark, sumali kay Sir Brian. Kaibigan niya si Mark, bumili din ng package, nagustuhan yung negosyo. Magkakameron ulit si Sir Brian ng 1,000 pesos as retail bonus. Ngayon, magkano na kinita ni Sir Brian sa retail bonus? 2,000. Okay? Ngayon, kumita ka na ng 2,000 sa retail bonus, Sir Brian. At the same time, meron pa tayong pangatlong kitaan na dual group bonus. Pag may pumasok isang package sa left, pag may pumasok isang package sa right, Sir Brian, automatic magkakameron ka po ng 1,500 pesos. Okay? So, ibig sabihin, guys... Okay, Sir Brian, ibig sabihin, sa dalawang tao na nabentahan mo ng package, kikita ka po ng 3,500 pesos. Ang tanong, sabihin ni Sir Brian, mahihain ako, sir eh. Hindi ko kaya yung ginagawa nyo. Ang gagawin mo lang, Sir Brian, dalhin mo lang dito sa seminar room, tabihan mo lang, umupo ka lang, pumalakpa ka lang, kami na yung mag-explain para sa'yo. Pag sumali yan, sa'yo yung 1,000, sa'yo din yung 1,500. Okay? Alright. So, ito pag-usapan natin yung dual group bonus na 1,500.
So up to 16 match sales per day lang po tayo. 8 matches sales cycle per day, 2 cycle per day. Okay? So ibig sabihin guys, 11, okay? 11:59 AM. Okay? 11:59 AM. Hindi ta. 12:01. Okay? 12:01 AM up to 11:59 AM. Ito po yung unang cycle. Okay, nagets nyo? Yung pangalawang cycle natin is yung 12:01 PM up to 11:59 PM. Okay? So ito po yung pangalawang cycle. Ibig sabihin, 8 cycle per 12 hours. Okay, that's 16. 16 times 15 equals 24,000 a day. Okay, so kaya tayo meron 24,000 a day. Pero syempre, maging wise ka dito. Darating yung time, pag lumaki yung network mo, darating yung time. Di ba may tinatawag tayong flash out? Tama. Okay, sa flash out, ayan pala. Sinulat-sulat ko pa. Ayan pala oh. Okay, yung first cycle natin is 12 a.m. to 11:59 a.m. Yung second cycle natin is 12 p.m. to 11:59 p.m. Okay? So mapa-flash out ka na diyan pagka hindi mo na control. All right? So gross income. Okay, so per day 2 times 12,000 equals to 24,000. Yung per week po natin, okay? 24 times 7, yung per week po natin na pwedeng kitain is nasa 168,000, Sir Brian. Alright? And yung per month po natin is nasa 720,000. Tanong guys, 720,000, malaki maliit? Malaki. Guys, tandaan nyo to sa lahat ng mga nandito ngayon na nakaupo, nakikinig. Yung pinasok nyo na negosyo, hindi to small time. Big time business yung pinasok mo. Dito sa negosyo, sobrang dami na pong nag-for good. Sobrang dami na pong nabago yung buhay. Sa dating ordinaryo lang, ngayon extraordinary na sila. Ibig sabihin guys, huwag mong maliitin kung saan ka ngayon. Sa mga first timer, nandun ka sa negosyo na pwedeng magbago yung buhay mo. Pwedeng magbago yung cycle ng lifestyle mo. Kung pagod ka na sa ginagawa mo na paulit-ulit na lang yung nangyayari, why not try mo yung bago? Tama ba? Okay. Alright, so example. Alright, example, may pumasok na isa, si friend A mo, no? Ito yung example ko kanina kay Sir Brian. Ayan. So Sir Brian, ang goal lang din natin, no? Itong goal natin, guys, tandaan nyo to palagi. Pag meron kayong napapasali or meron kayong nabebentahan ng package, ang i-goal mo lang din, magganap sila ng dalawang tao. Okay, si Sir Brian, yung dalawa mong kaibigan, i-goal mo lang din na may madala rin silang dalawang tao na bubili ng package. Ngayon, ang mangyayari, si Sir Brian kumita ng 3,500. At the same time, i-goal din natin na yung pinasali mo, Sir Brian, kikita rin ng 3,500. Okay? So ngayon, pagka sumali sila, Sir Brian, magkakameron ka rin po dyan ng 1,515 sa baba nila. Alright? So parang ganito. Ayan, so may pumasok na apat. May pumasok na 673, 485. Basta pag may pumasok isang tao sa left mo, pag may pumasok isang tao sa right mo, magkakameron ka ng 1,500. Kahit anong posisyon yan, hindi kailangan na perfect, kahit anong posisyon, kahit saan yan ilagay, basta pag may pumasok isa, automatic magkakameron ka ng 1,515, 1,515, 1,515, 1,515, 1,515. So meron tayong tinatawag na safety net, okay, or limit. Okay, so sinabi ko kanina, 16 match lang tayo per day. So 24,000 a day, yung sobra po is mapupunta na po, hindi na sa inyo. Alright, so yun yung tinatawag na safety net ng company. Siyempre, kailangan din kumita ng company. Tama. So importante, meron kang 24,000 sa loob ng isang araw. Tanong, malaki maliit? Sobrang laki na ng 24,000, hindi ko ma-imagine kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo pag kumikita ka na ng ganito. Kasi bakit? Ito, araw-araw lang sa'yo. Sa iba, every month na nilang kinikita yan.
Tama ba? So ngayon, pag-usapan natin yung power of two illustration. Okay, example. No, January ka sumali. Number of people na sumali is 2. Kikita ka ng 3,500 pesos. Okay? Sa February, yung 2 na yon, sabi ko nga kanina, magdala lang din ng 2, naging 4. Okay? 4 yung nag-join sa February, kumita ka ng 3,000 pesos. March, yung 2 po, marami konti. Yung 2? Marami. Yung 2? Ilan yung, ikaw madam, anong pangalan mo? Michelle Fox? Okay, Michelle po pala. Okay, si Michelle. Si Michelle, ilan yung kaibigan mo, Michelle? Marami. So, ibig sabihin, yung 2, kukunti lang para sa'yo. Siguro, sa lahat ng mga nandito ngayon, yung 2, kukunti lang din para sa atin. Kasi bakit? Hindi lang naman 2 yung kaibigan natin. Tama ba? Okay, so ngayon, kailangan lang po dito is 2-2 lang. Hindi kailangan ng marami. 2 lang. Okay? So, ibig sabihin, guys, sa negosyo natin, pwede rin ditong mga mahihiyain. Sino yung mahihiyain? Tas yung kamay. Yan. Yan yung mga makakapal yung mukha eh. Kung mahihiyain ka, dapat hindi ka na nagtaas ng kamay, no? Okay, so dito guys, sa negosyo natin, okay lang kahit mahihiyain ka. Kasi bakit? Ako po, nag-start po ako na mahihiyain din. Opo, hindi ko po kayang makipag-usap sa tao kasi bakit? Ilonggo po ako. Hanggang ngayon, siguro, alam nyo naman sa tono ko. Tama, isa sa insecurities ng mga taga-probinsya is yung tono namin. Imagine habang nagpe-present ka, tumatawa yung kausap mo kasi bakit? Hindi ka pa tapos sa pagpe-present, hindi ka rin nagsabi na Ilonggo ka, pero yung tanong sa'yo, Ilonggo ka, no? Paano mo nalaman? Hindi ko naman sinasabi sa'yo. Di ba? So, yun yung isa sa insecurities namin. Ngayon, hindi ko rin kaya to. Nung first time ko rin umaten, Sir Brian, sabi ko sa sarili ko, sino yung 2 tao na pwede kong dalhin? Pwede kong mabenta ng package? Wala akong nai-imagine. Ang kagandahan, guys, ganito. Meron tayong tinatawag na online. Lahat ng napasali ko galing sa online. Okay? So, balikan natin yung 2 tao na yon. April, May, 32, June, 64, kikita ka ng 48,000. July, 128 person. Ang kikitain mo po doon, Sir Mark, is nasa 96,000. August, 256 na. Okay? 192,000. September, 512. 384,000 yung kikitain mo sa loob ng isang buwan. Okay? October, November, December, ang kikitain mo na po doon is maximum 720,000 a month. Okay? Tanong, saan siya nagsimula? Sa 2 tao. Kailangan mo lang ng 2. Imagine, sa loob ng isang taon, ang pwede mong kitain, Sir Mark, total of 2.9 million pesos. Sabi ko sa inyo kanina, ang pinasok nyong business, hindi to small time. Big time business yung pinasok nyo. Kasi bakit? Dito po nagbago yung buhay namin. Baka may mga katabi kayo dyan, hindi mo napapansin, mayaman na rin dito sa negosyo natin. Hindi nyo lang namamalayan yan. Kasi bakit? Hindi nakikita yan sa suot. Hindi nakikita yan sa minsan sa katabi mo, pero hindi mo napapansin, baka meron na diyang kumikita ng 50,000 a month, 30,000 a month. Tama ba? So ngayon guys, ito yung pwede mong kitain, maximum of 720,000 a month. Ang kailangan mo lang 2 tao lang. Okay? Tanong, malaki maliit? Malaki maliit? Okay. Malaking malaki. Alright? So yung number 4 natin is yung unilevel bonus. So, hindi pa po tayo nagtatapos doon sa number 3. Meron pa po tayong next na kitaan, which is yung unilevel bonus. Earn 5% rebates from product reorders from first level up to 10th level. Okay? Ito, worst case scenario na to. Meron kang active na leaders, no, or members. Okay? Meron kang active members na nasa after 10 years. Meron kang active leaders na sa 2,000 resellers. Okay, so yung 2,000 na yon na resellers mo, bumili ng isang box ng mangustin sa loob ng isang araw. Okay? So yung mangustin natin, nasa 3.5, yung RP niya nasa 2.1, so yung 5% ng 2.1 is nasa
30 pesos. Okay? So 30 pesos times 2,000, imagine, ang pwede mong kitain sa loob ng isang buwan sa uni level natin is nasa 60,000 per month. Guys, wala ka nang ginagawa dito. Tama? Kasi bakit? Yung mga resellers mo sa baba, pag yan, yung product natin na try at nagustuhan, hindi mo na yung kailangan sabihan na bumili. Kusa na yung bibili. And good news, kahit mga resellers na yan, pagka naipon, yung 5% na yun, pwedeng maging 60,000 per month po siya. Sa uni-level po natin. Okay? Next, number 5, ito po yung tinatawag na stair-step bonus. Okay? Earn additional rebates based on ranking. So, meron tayo ditong ranking, no? Sa lahat ng mga nandito ngayon, lahat kayo is tau resellers. Okay? Meron pa kayong 0%. Okay? Hindi pa po siya nag-move. Ngayon, para maging tau attaché ka, kailangan mo ng 10 points. 10 group points yan. Hindi lang ikaw yung gagawa ng 10 points na yan. Buong grupo mo. So, ibig sabihin, pag malaki grupo mo, mabilis na lang yung 10 points na yan. Pag na-hit mo yung 10 points, ayan, pag na-hit mo yung 10 points, magkakaroon ka ng 10% rebates sa lahat ng mga leaders mo sa baba. Pag 100 points naman, is tatawagin kang tao consul. Okay? Alright, galing ah. Ang babait ng mga audience natin. Okay? Binabasa mo pa lang, pumapalakpak na eh. Okay, tao consul, 100 points. Ang rebates mo naman po dyan is nasa 20%. Okay? And next, ito yung pinakamataas na rank, yung tinatawag na tao ambassador. Okay? So yung tao ambassador naman, nasa 1,000 points and magkakaroon ka po ng 30% rebates sa lahat ng products under your team. Okay, tanong, maganda o maganda? Sino dito gusto maging tao ambassador? Taas yung kamay. Ayan. Okay? So, yun po yung ating stair step. And, good news, kasi bakit? Imagine, ilang buwan pa lang po tayo. Tama. 6 months, turning 7 months, pero sobrang dami na pong nagkaroon ng resulta. Ito, example ko na lang sa inyo. Ito yung ano pa to, mga nakaraang buwan pa to. Hindi pa po ito nasama yung mga latest na mga kumikita. Tama? So ngayon, itong si Patrick, Sir Patrick, dating factory worker. Sino dito yung mga factory worker? Baka meron ditong naligaw. Ayan, factory worker. Si Sir Patrick kumita ng 225,000 sa loob ng isang buwan. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na cheque. Union Bank po yung cheque natin. Pwede rin pong BDO. Okay? Ito naman si Madam Elise Lacerna, dating OFW sa Qatar. Okay? So, dating OFW sa Qatar na presentahan through online, sumali. Ito, imagine mo lalo na sa mga bago dito na hindi pa member na nakita to personal, actual. Itong si Madam Elise, hindi niya to nakita ng actual. Nakita niya to ng nasa online sa Facebook. In short, hindi niya po nami-meet yung taong nagpa-join sa kanya. Yung taong nagbenta sa kanya ng package. Nagtiwala lang siya, nagbenta siya ng package, naintindihan niya yung negosyo, ginawa niya ng seryoso, and ngayon, nagpa-check po siya ng 123,000 pesos. Ito naman po, si Dean Criselda Jimenez from Singapore. OFW sa Singapore, na presentahan lang din through Facebook. Okay, ngayon, nagpa-check ng 110,550 pesos. Ito naman si Dean Margie, dating OFW sa Kuwait. OFW sa Kuwait na, alam mo yung tipong hirap na hirap din sa trabaho, parts? Mahirap ba yung trabaho sa ibang bansa? During Ramadan, tama. Kasi bakit? Wala nang oras ng tulog. Wala nang oras yung tulog, wala na rin oras yung pahinga. Kasi bakit? Kung hindi, alam mo, sa mga OFW, sobrang na-inspired po ako kasi imagine yung trabaho. OFW din po kayo, parts. Okay, may mga OFW din tayo dyan. Imagine nyo, siguro sa online lang din kayo. Sa online lang din kayo na bentahan or na nakita yung opportunity natin. Tama ba? Sa online lang din. So, ang online, sobrang patok ngayon.
Pag yung negosyo mo wala sa online, you're out of the business. Tama. Kasi bakit? Yung online, imagine kahit yung mga malalaking sa labas, yung mga ibang fast food, nagko-convert na rin sila into online. Halos lahat nagko-convert into online. So yung kagandahan sa negosyo natin, nagsimula tayo online na. Ang sistema natin sa online, sobrang proven and tested na po. Sobrang dami ng natulungan. Kaya kung ikaw bago ka ngayon, first time mong umattend, at nagpi-Facebook ka, marunong ka mag-online, mas maganda pag-aralan mo to. Mas maganda pag-aralan mo to kasi bakit? Kami, nagsimula lang din kami na hindi namin alam yung sistema. Na-curious lang din kami. Sabi namin, bakit maraming kumikita sa online? Matagal na kami nag-online pero hindi naman kami kumikita. Tama. Ang minsan, kailangan lang natin is yung idea na malaman kung anong ginagawa nila para kung anong nangyayari nila. Kung anong nangyayari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Tama ba? So dito guys, no, ito si Margie na invite sa online. Si Jean Rose Malakas, sa online lang din po yan, 106,000. Dating OFW din po yan. Okay, ito naman si Sir Giovanni, dating empleyado, dating security guard naman to. Dito lang yan na presentahan, kagaya ni Sir Mark, umupo dyan, nakinig, nag-join. At ngayon, nagpa-check na ng 88,850 pesos. Okay, ito naman si Sir Raymond, dating OFW din, nasa 31,800 naman sa kanya. And ito yung mga young entrepreneurs natin. And guys, sabi ko nga kanina, itong ano to, sample lang to, no? Or yung mga konti lang yan, yung pinakita namin, sobrang dami pa pong mga nagpa-check na, sobrang dami na pong naging successful. Ang kailangan mo na lang gawin, pag-aralan, no? Alamin kung ano yung ginagawa namin, bakit maraming kumikita dito. Okay? Ayan! So, tapos na po ako. And sa mga nandito ngayon, na mga first time, okay, alam ko na may duda. Tama ba? Normal ba yung duda? Yes. Normal ba yung takot? Yes. Lahat ng bagay, pag first time mong gawin, may takot. Tama ba? Lahat ng bagay, pag first time mong gawin, may duda. Pero tandaan mo to guys, huwag kayong matakot. Lalo na sa mga OFW. Sa mga OFW na first time umattend, nanonood ngayon, huwag kayong matakot. Kasi bakit? Yung negosyo na papasukin nyo is very legit at proven na marami na pong natulungan ng mga OFW. Yung company natin is million peso company. Tama ba? Huwag nyong katakutan. Siguro para sa akin, isa sa katakutan natin is yung tatagal tayo sa ibang bansa na wala namang nangyayari. Malayo ka sa pamilya mo na mas marami pa yung oras natin doon sa ibang pamilya kaysa doon sa sarili nating pamilya. Tama? Yun yung ayaw natin. Tama ba? So dito sa negosyo natin guys, binibigyan namin kayo ng opportunity na pwedeng makatulong sa inyo. Kailangan nyo lang i-open yung mind nyo. Tama ba? I-open nyo lang yung mind mo kasi bakit kahit gaano kaganda ng opportunity na ipakita sa'yo, pag close yung mind mo, hindi mo talaga maiintindihan to. Tama ba? So dito sa negosyo natin, maraming na naging successful. And next, alam ko sa mga nanonood at sa mga bagong sasali, kayo na rin po yung next. So maraming salamat and God bless.